Hi guys, ngayong umaga nga, pupunta tayo ng pahingke, tapos si mama, giniginaw ng time na yan. Tapos ayun nga, nag-aabang na kami dito, niloloko siya dyan, nilalapit ko yung mukha niya sa camera, galit siya. Tapos habang nag-aabang na kami dito, napansin ko yung buwan, bilog na bilog pala no. Alam niyo ba, noon sabi ng airpot ko, pag bilog daw yung buwan, meron daw aswang. Pero nung lumaki ako, seafood pala ang malaki. Nagchichismisan nga kami dito habang nag-aabang. Tapos maya-maya lang may dumating na ng jeep. Tapos sumakay na kami. Tapos love trip kasi habang nakasakay si mama dyan, inaabot niya yung humakan dun sa taas. Hindi niya maabot. Kaya doon na siya sa bintana humapit. Tangkad kasi ita. Sa yun, pababa na nga kami dito. Nakarating na kami yung bayan at magwi-withdraw kami. Kukunin namin yung sahod niya, hindi naman niya mamawakan. So, andito na nga tayo. Oh, teka, hindi sa Chowking ha. Dito tayo sa may East-West. Para walang charge. Tapos ayun na nga, nakawithdraw na. May palagay-lagay pa sa bag. Nakabag pa, alam mo naman. Hindi naman niya mahawakan din yan. Charot, malay mo, mamaya mayaman na kami. Tapos habang naglalakad dito, napansin ko, ginagawa rin pala itong sidewalk ng Dinalupian dito sa may malapit sa munisipyo. Ito nga pala yung munisipyo namin, no. Yan yung next time, punta namin kayo dyan. Tapos ayun, pagdating sa palengke, nagtitingin si mama ng suklay, nawakan niya yung dilaw, inalis niya, tapos kinuha rin naman niya yung dilaw. Wala lang, medyo namerdohan lang ako kasi yung dilaw yung binili niya. Tapos ayun nga, pumunta kami sa pwesto ng tito ko, kaya lang walang kalabasa yung kasihan ni mama. Kaya pumunta siya din sa tabi, tapos nakita niya kasi yung mga manggambiyakin dyan. Ayun, kumuha siya dyan kasi meron kaming bagoong sa ref sa bahay, kaya yun. Pinapapili nga niya ako dyan, kaya lang tinitigan ko lang siya. Tapos inutusan niya ang bumili ng ano, ng nyog para gata dun sa gagawin niyang okorokok. O dun sa may gagawin niyang ano, lutong ulam. Tapos habang nandito nga ako, nakakatawa kasi halos kompleto ni dito, may mga ihawal, may kalandi uling. Kaya lang yung mga ihawal na to, madali lang siya masira, kaya lagi yun ng buhangin. Tapos may mga chopping board. Tapos akala ko nga panggawa ng nilupak to, pero hindi pala, panghalo lang ata yan. Pag yung malalaking kawa gamit mo. Tapos ayan, may mga containers, barbecue stick. May sombrero din na parang pambukid astigi, no. Basta ang dami pa dyan. Tapos ito yung pigaan nila ng ano, ng nyog. Kasi pag bumili ka dito, matik, pinipigaan na rin nila para sa'yo. Tapos may walis ting-ting basket, may mga uling na rin dyan, bahala ka na sa buhay mo. May mga bayong. Tapos may palayo kaya, no. Hindi ko nga alam kung kagaya lang siya ng itim or pares lang sila ng quality. Tapos, ayan, may bakya, may sungka. Tapos may bunot. Naalala ko nung elementary ako, pag cleaners, kasi ayun nga, meron kang dalang floor wax pag cleaners ka, tapos magbubunot kayo hanggang sa kumintab at maging madulas yung sahig. Tapos ayun na nga, eto na, minipiga na po yung nyug. Masyado na tayo madaldalayan. Eto yung tinatawag na kakanggata o yung unang piga. Nakikita nyo, puting-puti talaga yung bumubuhos. Tapos ayun, isasalin lang nila sa plastic. Tapos ulitin nila yung process. Babasain lang nila ng tubig yung nyug na may net. Tapos ayun, pipigay lang uli nila para doon naman sa pangalawang gata. Tapos ayun, ito na yung ating gata. Tapos pinakuha pala ako ng nanay ko ng kalamansi dito sa pwesto ng tito ko. Opo, pinakuha ko kasi walang bayad to. Sabi ko nga, bayaran. Pero sabi ng tito ko, wag na. Pinagpipilitan ng asawa ng tito ko na wag nang bayaran. Tapos pinakuha pa ako. Ayan, kaganda ng ano kalamansi eh. Kakatas pa. Tapos ito yung palengke namin. Busy palengke ng Dinalupian. Pagdating sa loob, bumili si mama ng chicharon. Ako naman, bumili ako ng alige. Ipapatikim ko to sa ate ko, tsaka sa kuya ko. Tapos ayun, nasa bahay na nga ako, fast forward. Kukuha sana nga ako ng dahon ng sili dito sa amin. Kaya lang, maliliit pala ng dahon. Tapos ayun na nga, pumasok ako sa loob. Naalala ko kasi meron pang pina-LBC yung isa na, ano, na hindi ko pa nabubuksan. Ito naman kasi dapat kasama to dun sa pinadala niya last time. Kaya lang hindi na isama. Mabuti na lang merong umuwi siyang kasamahan galing Taiwan. Tapos pinasuyo na lang. Gusto ko nga sana magpasuyo ng paborito kong noodles na sa Taiwan lang nabibili. Kaya lang kasi nakakahiya naman dahil limited lang yung bagahe nung uuwi. Tapos eto, regalo na daw niya sa akin to nung Pasko. Yung Tomica Cars na diecast. Tapos meron chopstick. Naknang tinapay. Laki! Pero ginagamit sa pagluto yan. Tapos nung one time bumibili siyang gamit, nakita ko may kutsara. Dun sabi ko, bilhan niya ako. Tapos ayun na nga, konting story time lang tayo. Bakit nga ba ako mahilig sa laruan? Kasi dati, nung bata ako, alam niyo na, boys-boys tayo, no? Bata pa lang ako, alam ko na. Hindi ako masyadong masaya sa mga laruan kasi ang mga tinatambak na laruan sa akin ng magulang ko tsaka ng mga ninong-ninang ko, mga pambabayad.
mga nikang nagsasayaw, mga Barbie, ay naku po, anak na tinapahita sa inyo. Tapos nung ano naman ako, 12 years old naman ako, maga ako nag-anak, charot. Maga kasi ako nagkaroon ng pamangkin. So 12 years old pa lang ako, nag-aalaga na ako sa hanggol. Hanggang college, hanggang sa magtrabaho na ako. Kaya, kumbaga, meron akong nami sa buhay ko na dapat, nagpapakasaya pa ako bilang bata. Pero nag-aalaga na tayong bata. Tapos nung chismis pa nga ako dati na, ani, meron daw akong anak na. Pero okay lang, kasi pag tingin-tingnan mo sila, sobrang saya. Ang cute-cute kaya nila. Tapos ayan na nga, binuksan ko tong green na sasakyan na to, yung black kanina nabuksan na natin eh. Ano siya, pickup truck siya. Hilux. Ito naman, yung ano, Mercedes. Mercedes to. Tapos, ayan, nabubuksan yung ano niya, pinto niya. O diba, astig siya. Sobrang gustong-gusto ko ng mga diecast talaga. Tapos, syempre, meron din tayong sports car dito, yung Ferrari Daytona na SP3. Woo! Kung sports car lover ka, para sa iyo yan. Ayan na sila! Love it. Thank you so much, Mangit. So, yun mga kabsat, kakain nga muna tayo dito ng almusal. Meron tayo ditong fried rice na gawa ni Mama. Tuyo, daing, di ko alam kung anong klaseng daing to. Pero masarap siya, sobrang lasa niya. Tapos yung malaking tuyo, may kamatis tayo. And yung chop suey na leftover ni Mama. Ako ang kakain. So, yun. Nagbo-voice over tayo ngayon kasi na-copyright yung unang upload natin dahil dito sa part ng kain session natin dahil yung mga video kay dahil kahit nasa kwarto na ako sobrang dinig na dinig pa din siya. Kaya yun, i-voice over na lang natin siya para ma-upload natin siya. Ayun na nga, syempre kakain tayo dito. Yung mga langaw nga nakakainis hanggang kwarto umabot. Wala tayong magagawa kasi malapit talaga tayo sa poultry. Dalawa, tatlong poultry yata meron dito malapit sa amin. Kaya normal na po sa amin yung ganyan, may mga langaw talaga. Tapos meron nga pala tayo, ito yung aliging binili natin sa palengke noon. So yung pinagbinan nga pala ng alige, suki po namin yan pag bumibili kami ng salmon, ng chicharon, seafood. Kasi ano, mabait yung nagtitinda at saka viewer po siya, matagal nang nanonood yung mag-asawa, yan itong alige, basta alige ayan, masarap yan pag gawang bataan, maniwala kayo sa hindi. Syempre taga bataan ako eh, pag mga malaki yung produkto namin, di ba? Nakasilyado naman siya, kaya siguradong malinis at luto na po yan. Nasa sa inyo na lang yan kung gusto niyo siyang initin. Pero kung hindi na, kasi titikman ko nga lang pala to. Konti lang kasi syempre baka ma-hiblet. Tinan yung ganda ng itsura niya. Oh, halatang puro. Tapos ilalagay ko nga lang siya sa kanin ko. Syempre habang mainit pa yung kanin. Masarap nga yan sa kaning puti eh. You know. Tsaka nung tinikman ko yan, mga pre. Atay ka lang. Hintayin na lang natin na tikman ko dito sa video na eh. Ang dami ko kasi daldal dito eh. O diba? Daldal pa ako ng daldal dyan. Ayan, titikman na natin siya. Tapos ayun, boom! Sarap niya. Nasarapan nga ako dito, walang biro. Mas masarap to dun sa unang nabili ko kasi ito, syempre maalat siya. Normal naman yung maalat sa alige pag bumili kayong ganyan. Pero hindi siya sobrang alat gaya nung nabili ko before. Ayan. Ganito nga ang kumain ng kamatis. Hindi ko na inihiwa. Basta kinakagat ko na lang na ganyan. Pagkasarap-sarap. Ang lutong-lutong pa. Medyo kinat ka na nga yung video para hindi na rin maaba yung voiceover natin. Basta mapakita ko lang na kumakain tayo dito. At sarap na sarap tayo. Walang biro. Lalo na pag yung ano, napagod ka, tapos kakain ka. Diba? Ang sarap ng ulam mo, nakakagana. Yung alige, promise nakakagana siya. Pero, syempre, advice ko sa inyo, huwag niya namang mayat-mayat araw-arawin dahil nakakasama rin sa kalusugan yung anumang sobra, diba? Tapos, ayang ano nga, chop suey ni Mama. Sobrang na-enjoy ko to kahapon. Kahit ngayon naman, na-enjoy ko pa rin. Pero syempre, mas masarap pag mainit. Kaya lang, hindi ko naininit. Alam niya naman tayo, tamad mag-init. Ayan. Malapit na nga tayong mayaring kumain dito. At ang laki ng tuyo na to. Sanay nga kasi yung kumain ng maliit lang na tuyo tapos malutong. Pero si Mama kasi gusto yung mga ganitong tipo ng tuyo ba. Yung malaki talaga, tas malaman. Meron kasing tuyo na flat siya. Meron ding tuyo na medyo mataba. Dalawang klase yung tuyo kasi na ginagawa dito sa Bataan. So, ayan. Pero masarap naman kasi not
too salty yung mga tuyo dito na gawa ng bataan. Siyempre, proud. Kamatis uli. Subukan yung kumain ng kamatis na ganyan. Alam niyo ba, story time uli. Nung kinder ako, nakatera kasi kami sa Antipolo, tapos nag-aaral kami sa ALS, o yung Antipolo Lady of Florida School. Tapos, yun, sa service namin, meron kaming kasabay lagi doon na isang lalaki. Kinder din siya, siyempre. Lagi siyang may baong kamatis. Hindi ko alam kung bakit ba lagi siyang may baong kamatis. Tapos, kinakain niya lagi sa service. Sabi ko, gulay yun ha. Bakit kinakain? Pero, ang kamatis pala, prutas pala siya, no? Tapos, talagang hindi ko na-appreciate yung ganun. Tapos, nung lumaki na ako, bigla ako naisipan na ganun yung gawin. Kasi naalala ko bigla yung kaklase ko na yun. Tapos, kinain ko siya ng ganun. Ay, ang sarap pala. Mas na-appreciate ko siya. Kaya magmula nun, kapag kumakain ako ng isda, yung mga dried fish, tapos may kamatis, hindi ko na hiniwang yung kamatis sa diretso ng ganyan. Ang sarap, subukan nyo. Mas na-appreciate ko talaga siya. Feeling ko, hindi gulay kinakain ko. Parang prutas lang talaga, ganun. Kasi sa atin, di ba, mas kilala nating gulay na talaga yung kamatis dahil sinasama sa pagluluto, ne? So, sa'yo na nga, napakadaldal ko nga. Masarap nga, piliin nyo yung medyo may green-green pa kung kakainin nyo siyang ganyan. Kasi kapag kulay red na lahat, napaka-asim na nun, eh. Parang pwede na siyang panggisa. Ayun, naubusan natin yung pagkain natin dito. Maraming salamat, mga pre, mga kabsat, no? Ay, humingi lang po ako ng suporta sa inyo. Paki-subscribe naman ako, si Mama, sa ating Miki, tsaka si Lable. Ay, hindi pa pala katos kumain. O basta magpapaalam na ako, since voice over lang naman to. At least, di na rin tayo makapirate, no? Sayang yung load ko dun, nakapirate tayo nung una. Ayun, maraming thank you po. And sa next video. Bye and God bless.